Ano ang sikreto para umasenso sa buhay? Marahil clinic mo ang bidding ito dahil nais mo ring malaman kung ano ang mga tagubilin ng Diyos tungkol sa paghawak natin ng kayamanan o pera. Kung nais mong malaman ang isang sikreto ay panoorin mo ang bidding ito hanggang matapos. Alam ko na ang ating bansang Pilipinas ay isa sa mga matagal ng third world country. Hindi ko alam kung bakit marami sa atin ang mahirap at bakit ang ating pera ay parang walang halaga sa mundo. Sa tingin ko naman ay isang ating bansa sa tinatawag na Christian country at matatalino naman tayong mga Pilipino. Hindi ba't dapat na ang ating bansa ay mayaman kung ito nga ay totoong bansa na nananalig sa Diyos? Mababasa sa Psalms chapter 112 verses 2-3. Ang mga anak niya ay magiging matagumpay dahil ang angkan ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. Yayaman ang kanyang sambahayan at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Ngunit bakit kaya sa halip na tayo ay isa sana sa first world country ay palagi pa rin tayong nahuhuli? Marahil kasi ay hindi natin nasusunod ang ilan sa utos at nais ng Diyos. Bakit kaya hindi pare-pareho? Karamihan naman sa mga Kristiyano ay sama-samang nagdarasal at sinasamba ang Diyos sa araw ng pagsamba. Pare-pareho ang kanilang mga naririnig tungkol sa aral ng Diyos. Ngunit bakit kaya hindi magkakapareho ang kanilang mga estado ng pamumuhay? Ano kaya ang sikreto kung bakit ilang Kristiyano lang ang patuloy na nabibiyayaan samantalang ang iba hindi? Ito kaya ay dahil ang ilan ay hindi nagagampanan ng husto ang mga tuntunin na binigay sa kanila ng Diyos? Suriin natin ang ilang bagay na nakasulat sa Biblia na makakatulong sa atin para maiangat ang estado ng ating pamumuhay. Pero hindi naman kailangang maging super rich tayo. Ang kailangan lang ay ang sapat na halaga para matustusan natin ang ating mga pangangailangan. Dahil nakasulat din sa 1 Timothy chapter 6 verses 7-8. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong manadala pag alis dito. Kaya kung mayroon na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Nakasulat din sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganun ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Ito pa ang nakasulat sa Hebrews chapter 13 verse 5. Iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Kailangan nating palaging balansehin ang ating mga hinahangad. Matuto daw tayong makontento kung ano ang mayroon tayo. Pero ang tanong, kung isa ka bang sumusunod sa utos ng Diyos ay wala ka na bang karapatang maghangad na maiahon ang iyong pamumuhay? Sa tingin ko ay hindi naman siguro ito ipagbabawal ng Diyos, bastang mahalaga ay huwag lang nating hayaan na pera at kayamanan ang mangibabaw sa atin. Kailangang hindi ito ang maging master natin o prioridad natin sa buhay. Ayaw kasi ng Diyos na mas mangibabaw ang ating desire sa kayamanan at pera para siguro hindi tayo makurap. Basahin natin ang nasa Deuteronomy chapter 8 verses 12-14. Kapag nakakain na kayo at nangabusog, at kapag nakapagpatayo na kayo ng maayos na matitirhan at dumami na ang inyong mga hayop, pilak, ginto at mga ari-arian, siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Nakasulat naman sa Matthew chapter 6 verse 24. Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo sapagkat kapuputan niyang isa at iibigin ang ikalawa o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ito rin ang nakasulat sa Luke chapter 16 verse 13. Walang lingkod na makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang isa o kaya magtatapat siya sa isa at namumuhi sa isa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ano kayang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay huwag mong ipagpalit ang oras mong nakalaan para sana sa Diyos sa paghahanap ng pera. Ikaw kaibigan, nasubukan mo na bang sambahin ang pera? Mababasa sa Psalms chapter 135 verse 15. Ang mga Diyos ng ibang mga bansa ay mga yari sa pilak at ginto na gawa ng tao. Nakasulat naman sa Matthew chapter 6 verse 21. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Kung kilala niyo ang isang mayamang tao na nagngangalang Robert Kiyosaki, siya ang nagsabi ng mga katagang ito, huwag kayong magtrabaho para sa pera, kundi ay hayaan ninyong ang pera ang magtrabaho para sa inyo. Kung iisipin natin ito ay mas mababa ang halaga ng pera kumpara sa tao.
Sa parang ito ay hindi mapagsisilbihan ng tao ang dalawang master dahil ang pera na sanang maging master ng isang tao ay siyang kanyang magiging alipin at makakapag-concentrate siya sa pagsamba sa Diyos bilang kanyang master. Mahirap kasing mahalin ang pera dahil mababasa sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Sinabi niyang sobra na paghangad sa pera ang nagbibigay dahilan para magkasala ang isang tao. Sa bagay, may kasabihan tayo na ang lahat ng sobra ay masama. Karamihan sa mga motivators na napapanood natin sa YouTube ay nagsasabi na kailangan mo magtrabaho ng buong puso at huwag kang tumigil hanggat hindi mo natatapos ang iyong ginagawa. Huwag ka rin matulog kung kinakailangan para lang maabot mo ang iyong adhikain. Hindi bali daw dahil kapag namatay ka na ay makakatulog ka na ng hanggat gusto mo. Grind lang ng grind until you win. Ito ang karamihang advice ng mga naging successful sa kanilang buhay na hindi naniniwala sa Diyos. Pwedeng naniniwala sila ngunit hindi ganoon kalakas ang kanilang pananampalataya. Sila ang halimbawa ng mga taong mas piniling pinagsilbihan ang pera kaysa sa Diyos. Nakalimutan nila ang nakasulat sa 1 Samuel chapter 2 verse 7. Ang Panginoon ang nagpapadukha at nagpapayaman. Itinataas niya ang iba at ang iba naman ay kanyang ibinababa. Hindi lang dahil sa sipag at tsaga ng isang taong dahilan kung bakit siya yumayaman. Hindi rin ito dahil sa kanyang talino dahil lahat ng dunong at galing ng tao ay pinagkaloob ng Diyos. Patuloy ang nakasulat sa Proverbs chapter 2 verse 6. Sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at ng pangunawa. Hindi ba't ang Diyos ang nagbigay ng talino kay Haring Solomon? Nakasulat ito sa 1 Kings chapter 10 verse 24. Ang mga tao sa mundo ay naghahangad na makita si Solomon para mapakinggan ang karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Nagiging mentality na kasi ng mga tao na kapag nakamit na nilang tagumpay ay sasabihin nilang dahil sa kanilang mga gawa ay nakamit nilang tagumpay. Kaya nga nasabi nating ang halimbawa ng mga taong ito ay ang karamihang financial motivators na palaging ang sinasabi ay pera-pera at trabaho lang ng trabaho. Ikaw kaibigan, nagtatrabaho ka rin ba sa araw na dapat kang sumamba sa Diyos o sa oras na nakalaan para sana sa Kanya? Dapat nating tandaan ang nakasulat sa Deuteronomy chapter 8 verses 17-18. Baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno, katulad ng ginawa niya ngayon. Sinasabihan tayo ng Diyos na hindi pera at kayamanan ang dapat manaig sa ating puso at kung sakali mang nagtagumpay tayo ay pasalamatan natin siya dahil siya ang nagbigay nito. Alam natin na malaki ang impluensya ng pera at kayamanan para magbago ang ugali ng isang tao. Sa panahon natin ngayon ay maraming mga tao ang nabibili ng pera. Hindi naman sa lahat, ngunit halimbawa na lang ay ang mga nakurap na nagtatrabaho sa hukuman o sa gobyerno. Kahit alam nilang mali ang kanilang ginagawa ay pinagpapatuloy pa rin nila ito dahil nakurap na sila ng kanilang desire na madagdagan pa ang kanilang pera. Ito ang kapangyarihan ng pera at kayamanan na nakakasira sa tao at matagal nang alam ito ng Diyos kaya ayaw niyang ang kanyang mga tao ay mag-focus sa pera. Nakasulat sa Matthew chapter 16 verse 26. Ano ba ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng mga bagay sa mundo pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May babayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Hindi ba't maging ang isang taong malapit at naging kasama ni Jesucristo ay naging mahina pagdating sa pera? Mababasa sa Matthew chapter 26 verses 14-15. Nang magkagayon, isa sa 12 alagad na tinatawag na Judas na taga-Keriot ay pumunta sa mga pinunong saserdote. Sinabi niya, ano ang ibibigay niyo sa akin kapag maibigay ko sa Jesus sa inyo? Itinakda nila sa kanya ang 30 pirasong pilak. Kung panaypagayaw sa pera at kayamanan ang nakalagay sa Biblia, bakit ang ilang Kristiyano ay nabibiyayaan? Bakit ang mga tao ng Diyos na sina Abraham, Isaac at Jacob ay mayroong kayamanan? Bakit si Jose na ipinagbili sa Ehipto ay naging pangalawa sa paraon ng Ehipto? Bakit si David na isang pastol ng tupa ay naging hari? At bakit ang kanyang anak na si Haring Solomon ang naging pinakamayamang hari ng kanyang kapanahunan? Ibig lang sabihin nito na hindi pinagbabawal ng Diyos na ang kanyang mga tao ay magkaroon ng kayamanan. Hindi ba't nasabi na natin na ang Diyos ang nagpapasya kung sino ang yayaman at kung sino ang hindi? Nakasulat sa Ecclesiastes chapter 5 verse 19. Binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan. Hinahayaan niyang pakinabangan nila ang mga ito para matanggap nilang para sa kanila at magpakasaya sa mga pinaghirapan nila.
Ito ang regalo ng Diyos sa kanila. Ngunit bago ibigay ng Diyos ang kayamanan sa isang tao ay dapat munang maging masunurin ang tao sa kanyang mga utos. Paano naman kaya tayo mabibigyan ng basbas ng Diyos para naman mayangat natin ang ating buhay? Mababasa sa Philippians chapter 4 verse 19. Ngunit ang aking Diyos ang magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ayan mga kaibigan, makakamit lang natin ng ating mga hinahangad sa pagtanggap kay Jesu Kristo. Kasama na dito ang kayamanan at pera. Alam kong alam niyo ang sikat na verse na ito na ginawa pang awit. Ito ang nakasulat sa Matthew chapter 6 verse 33. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kung babalikan natin sa umpisa ng videong ito ay nabasa natin ang ilang teksto mula sa Biblia na sa Diyos nagmumula ang mga pagpapala ng isang tao. Siya ang namamahala kung sino ang kanyang bibigyan ng kayamanan at kapangyarihan. Muli nating balikan ang mga naunang tao na sina Abraham, Isaac at Jacob. Si David na pumatay kay Goliath. Si Jose na anak ni Jacob na naging mayaman sa Ehipto. Si Job na nadoble ang kanyang kayamanan matapos siyang subukin ng Diablo. Lahat ng mga ito ay naunang sumamba at buong pusong sumunod sa mga tagubilin ng Diyos bago sila nabigyan ng gantimpala. Ang kagandahan pa niyan ay hindi lang kayamanan sa lupa ang kanilang nakamit dahil makakamit din nila ang buhay na walang hanggan. Dapat nating intindihin na ang lahat ng bagay na nasa mundo ay pag-aari ng Diyos dahil nga sa siya ang gumawa nito at patuloy na nagbabantay dito. Nakasulat ito sa Deuteronomy chapter 10 verse 14. Sa Panginoon na inyong Diyos ang kalangitan, kahit ang pinakamataas na langit, pati ang mundo at lahat ng narito. Ganito rin ang laman ng 1 Corinthians chapter 10 verse 26. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang mundo at ang lahat ng naroroon ay pag-aari ng Panginoon. Nasabi natin na kailangan muna nating sundin ang utos ng Diyos para tayo ay mabiyayaan. Maliban sa pagsunod ng tagubilin ng Diyos ay kailangan din natin siyang pasalamatan sa papaanong paraan. Mababasa sa 2 Chronicles chapter 31 verses 4-5. Inutusan din niyang mga tao na nakatira sa Jerusalem na ibigay sa mga pari at mga levita ang kanilang bahagi para makapaglingkod sila ng lubusan sa kautusan ng Panginoon. Nang maipaalam na ito sa mga tao, bukas palad na nagbigay ang mga Israelita ng mga unang ani ng kanilang trigo, bagong katas ng ubas, langis, kulot at ng iba pang produkto ng lupa. Ibinigay nila ang ikapo ng lahat nilang produkto. Nakasulat din sa Leviticus chapter 27 verse 30. Ang 10th bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. Sa tingin niyo ba ay patuloy pa rin itong ginagawa ng mga Hudyo? Ang mga Hudyo ay kilala na istrikto sa pagtupad ng mga batas ni Moises at kilala sila bilang mga tao mapagbigay ng regalo. Ito siguro ang isang dahilan kung bakit patuloy pa rin pinahihintulutan ng Diyos na manatiling mayaman ang kanilang bansa hanggang ngayon.